secure about himself, a man na hindi palaging kino-compare yung sarili niya sa iba, a man that wouldn't need security from a woman kasi palagi na lang siya insecure sa iba, kailangan niya siya palagi alagaan, palagi mo siyang insecure, like ganyan. Eh, paano naman ako? Paano naman yung mga girls? Kawawa sila. Unfair. Bakit? We only speak the truth here. Ba't naman ako magsisinungaling? Isasama ko sila mo lahat. Si Rigel, ang hot ni Rigel. Oh, teka, nakalimutan ko, kakain pa lang ako, tapos magbabasa tayo ng ang hot ni Zamiel. Zamiel. Ang hot ni Zamiel. Ang hot din ni Petro. Mas hot pa siya nung, ano siya, baduy siya. Pero parang super hot na siya. Ayon, but I don't stand weak men. Petro's story, although he's patpatin, but he's not weak. You know why? Because may paninindigan siya sa mga words niya. And what I love the most sa kanya, hindi siya sumusuko. At he is very honest, although no fur. He's very honest to ano, ilana niya. Basta nega siya. Yan yung weak na lalaki for me. Weak na lalaki na kailangan mo pa siyang isecure all the time, na kailangan mo pa siyang alagaan, yung ganun. Hindi ako nanay. So, find a strong man. Rigel, yeah. Hindi ko pa nabasa si Rigel, pero nabasa ko yung synopsis. Sobrang lalaki. Siyempre, don't take advantage of, if, kaya girls, tip ko lang sa mga girls, huwag niyong sabihin sa TV or sa public kung ano yung type mo. Kasi there's a lot of men that will pretend to be the ideal man that you want. But, at sa kagalitnaan ng, so ayun, na scam yung lola mo, nasaktan. So ayun, kaya dapat, sinasabi kung ano yung mga ideal ninyo, kung ano-ano yung mga traits na ideal ninyo. Kasi anyone, any kind of person is no, pero di niya lang ma-apply sa sarili nila. Ganyan ako. Oh my God! Love guru, pero di